Kaya natin ngayon ay kung paano execute ang warrantless arrest. When a person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment. Sabi dito sa number 1, kung mag-aresto ka ng walang warrant, ito ay pamamagitan ng actual committee. Yung tinatawag na kita mo sa paningin mo. Pwede nga hindi pwede yung sabi-sabi lang, no? Number 2, so yan yung sabi nga probable cause, may patunay. Sapagkat ito ay base sa iyong kaalaman. Ngayon, kung sakali talagang ito ay kailangan na siyang buhayin dahil sa example, kung ito yun ang sa loob ng mall, pwede mo kunin ito kung magigitan ng tatawang warrantless arrest. Pinapatunayan mo na siya talagang kunin ito sa IT o may mga paninda sa loob, pwede mong arrestuhin. The flexer ito ang pinag-uusapan natin. Number 3, sa pamamagitan ng warrantless arrest, may nakita ng tao na ito ay patakas, tumakas, at takatakas. Ang penal establishment. So, pwede mo itong ulihin. In flagrante delicto, warrantless arrest. Don't comply with the moment of emergency. And the time of the arrest. Talaga, yung ito. Oras. Nga ito ay tinatawag nating warrantless arrest. Alaga, pwede yung pinalipas mo ng mga ilang araw, isang araw, ulihin mo. Remember, kung yan ay shoplifting, on the act to commit a crime, ulihin mo na sa kagad, no? Yan yung pwedeng mangyari dyan. Kasi mabalikan tayo ng mga tinatawag natin ng illegal arrest. No, ang tawag sa iba nung sa napapawag sila dyan, no? Cause we can run.
now what's left to lose if we bayan. Kailangan ng mga tamang training, pangunguna at pagtuturo ng ating mga nagsisadong training dyan. Private security agency lo. Kapag yan ay na comply mo, kapag picture ka sa loob, bumili ka na ng mga sheet ng uniform, then mag-apply ka na sa mga mapagkakatiwalaang agency. Sa una, siyempre, medyo wala ka pa namang experience, tsaga-tsaga ka muna sa mga hindi naman din ganong kalakasan at kalakihan na agency. So, mahalaga na meron kang mapuntahan kagad kasi papakanti. Kailangan mo rin may pangtustos, pang survive sa araw-araw na po kayo na ito. So, kalimutan na talagang lahat ay dumadaan. O, nalangin, mabuti. Igawing inspirasyon ng pamilya sa pagtupad ng kumpuli. No? Bilang isang gwardiya, sambayan ng Pilipino. So, putihin natin yung ating mga sinumpang tungkulin pagiging isang gwardiya. So, kung nais kang tumaas ang sahod mo, sa ngayon pa lang, pagbutihin mo na. Maayos, magre-reside ka, magandang uniform mo, saka yung lisensya mo, i-card mo. Pwede ka mag-apply sa mga magagandang agency kung ikaw ay marunong. Ayos ang iyong knowledge, skills, and attitude. Ngayon, ang payo ko sa iyo,
Vice President Orlozon, Lizer Gir Dalino, Vice President for Visayas, Cirilo B. Dalino Jr., at Vice President for Mindanao, Prince Charlie Dalino, at ang Secretary General, Lizel Dalino.